guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ang tagal ko pong hindi nakapag-vlog. At kung hindi po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell para po sa ating masusunod na video ay mananotify po kayo. Salamat po. So, ang ating pong topic for today is about ang ating smelly armpits. Yan, mga maamoy na kilikili. Diba? Ako kasi, personally, ay papawisin ang aking kilikili at ang aking balat. Sobrang mapawisin po at saka po ang aking sa paa. So, yun. Kung sobrang pawisin po tayo, especially sa mga may init na lugar po, ayan, sobrang papawisin po yung ating mga kilikili. Pag nababasa po yung ating mga kilikili, ayan, marami na pong bacteria na namamahay dyan. Kasi po, ang bacteria or pathogens ay madali po silang mag-grow sa mga dark places, sa mga moist. Ayan, so pagka nagpawis, ayan, moist po yan. Dyan na po, nagsisimula silang mag-grow. At yung bacteria na yun po, ang nagkakos ng mabahong kilikili natin. Ano nga po ba ang dapat natin gawin para maiwasan po yan? Dapat araw-araw po tayong maligo. Yes, alam naman po natin lahat yan. Hindi lang, pwede pong thrice a day. And ngayon, especially ngayon, summer na, sobrang init na. So, kailangan din po natin palagi magpalit ng damit, cotton na damit. Kung nasa bahay lang naman, yung mga maluluwag na damit na lang po. Pagkatapos, gumamit po tayo ng mga antiperspirant na suitable po sa ating skin. Pero ako po preferably, ginagamit po ngayon ang ito po. Hindi po siya sponsored. Wala pa naman maging sponsored kasi wala pa naman po tayo maraming. Ang Bionet Aloe Vera. Yan. Diba? Diyan po si Miss May. Yan po kasi wala po siyang halong chemical, natural. Yan po kasi ay hindi po siya nakaka-cause ng darkening ng ating kilikili. Kasi before, nung bata po ako, na-experience ko po kasi na gumamit po yung mga matatapang na deodorant, yung mga stick deodorant, yun na lang po ang magbabanggit ng mga brands. So, yun po, nag-cause po siya ng talagang darkening sa ating kilikili. And, kung talaga namang hindi maiwasan na, ayan, nagkaamoy na po si ating damit, yung ating damit po sa bandang, sa part ng kilikili, ay meron po tayong solution dyan. Kasi hindi naman po yan makukuha sa laba. Kapag naamoy niya po yung damit nyo, tapos nilaban nyo po, and then hindi sinuot nyo po siya, then the other day, kahit na po nalaban nyo na siya, andun pa rin po yung bacteria na yun. Hindi po siya nadadaan sa sabon, sa normal na laba-laba lang, and then idadowny, imamask. Kumbaga, i-cover lang po niya yung amoy na na-trap doon sa damit niyo. So, better na kung naamoy nyo na, kasi conscious naman tayo, di ba, lagi sa sarili natin, naamoy nyo na na meron na siyang kakaibang bad smell, pwede nyo na po siyang ayan, data buti. Pwede nyo na po siyang ispraya na suka. Yes. Yun pong part ng mga shirts natin or yung nabawa sa sleeveless, yan. Yung mga part na yan, ispraya nyo na po siyang suka. Any brand po, basta white vinegar. Ispraya nyo na po siya bago nyo po siya labhan. Tapos, pagka-spray nyo po, yun po. Balik na kayo sa normal na pinalabay. Sabunin nyo po siya and then daamin nyo. Tapos, mas better na. Wala na po yung amoy. And then, kapag bago po kayo maligo, pwede din po kayo mag-spray ng suka. So, nilalagay ko po siya sa small na sprayer lang po. Nasa CR po yan lagi. Spray lang po natin bago po tayo maligo. So, pagka-spray, so, bandawahan na ng katawan and then yung sabon na po, kahit ano na pong sabon na ginagamit niyo po.
Yun, sobrang effective po niya. And then, ang suka po, hindi lang po siya sa... Yan, sa mga bad smell ng kilikili. Kundi pati na din po sa mga bedsheet. Kunyari, kung maamoy po yung bedsheet nyo, pwede nyo po siyang ihalo dun sa pagbabanlaw. Yung unang banlaw ng bedsheet, ihalo po kayo ng suka. Ang mga, ano lang po, dalawa, tatlong kutsara. Then, banlawan nyo na po siya. Then, the normal sabon na po. And then, yun po. Para mawala po yung mga bacteria na nandoon po sa ating bedsheet. Then, sa mga damit po. Pwede nyo din pong i-ano na, or ihalo na sa mga nilalabhan nyo po na mismong damit. Pero kung, bawa nga po yun, sobrang smelly yung damit nyo na ninubad, yun, ispray nyo na po siya agad sa kilikili na part, sa mga mangga, ganyan. And then, dun po sa gusto nyo po na maging antibacterial, dun sa mismong damit po, sama-sama nyo na pong banlawan yung damit. And then, yun nga po sa tubig, ihalo nyo din po mga tatlong kutsara po ng suka bago nyo po siya sa banyo. Diba? Napaka isa pong ano daw? Ayun, diba? Sobrang powerful po ng suka na antibacterial. Marami po siyang gamit. Tinry ko din po kasi dati yung baking soda. Pinapahit. Parang ginawa ko po siyang deodorant. Eh, hindi ko po alam kung mali talaga yung way ko ng pag-ano lang na ginawa ko siyang deodorant. Nasunog po yung aking kilikili. Kaya in-stop ko na po siya. Di ba, marami po nagsasabi na effective daw po yung baking soda, pero hindi. Tapos, yung nung tinry ko po yung suka, sobrang effective po niya na maka-kill ng mga bacteria po, and hindi po siya nakaka-itim sa ating so, sana nakatulong po sa inyo yon. And thank you po sa panonood. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. See you again on my next vlog. Thank you!